Ang Lambak ng Cagayan ay pumapangatlo sa Ilocos Region at SOC Sergeant na may pinakamataas na produksyon ng sibuyas sa buong Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang Region 2 ay mayroong 13.7% share sa produksyon ng bansa. Sa taong 2021, ang rehiyon ay mayroong produksyon na 8,941 metric tons mula sa 8,900 metric tons noong 2020, 8,880 metric tons naman noong taong 2019 at 8,584 metric tons sa taong 2018. Sa taong 2016, maliban sa implementasyon ng mga interventions mula sa DA, particular ang High Value Crops Development Program, nagbigay din ng suporta ang DA Philippine Rural Development Program upang mas mapalago ang onion industry. Sa ilalim ng regular program, nagbigay ang DA ng mga technical assistance, planting materials tulad ng binhi, greenhouses at irrigation facilities sa mga onion growers na kinabibilangan ng Alitaw, Nueva Vizcaya. Inaguri ang sentro ng produksyon sa Rion 2. Ang sibuyas ay known agriculture product ng town or OTOP. Kaya isa po itong alternative source ng income ng aming mga rice farmers. Marami naman pong binibigay na tulong ang Department of Agriculture na nagbibigay ng assistance mula sa pagtatanim hanggang sa pag-harvest, maging sa post-production. Bilang suporta sa Federation of Alitaw Farmers Onion, Garlic and Ginger Growers Association, nagbigay din ang DAP or DP ng mahigit 7 milyong pisong halaga para sa kanilang onion production and marketing enterprise. Dati-dati dito sa Alitaw, kanya-kanyang nagtatanim ang mga sibuyas sa mga mananalim dito. Pero sa ngayon po, medyo na ano na rin namin, na symbol namin, ginawa naming asosasyon ng kadahilanan po. Marami pong naano namin sa Departamento ng Agrikultura. Marami kaming nahihingi sa kanila o kaya ay mga teknolohiya na bago, nakakabil po kami sa kanila. Ang Fafogka ay mayroon ng 1,427 na miyembro at production area na 500 hektarya. Sila ay benepisyaryo ng Farm and Fisheries Consolidation and Clustering Program o Bayanihan Agri Cluster sa ilalim ng consolidation pillar ng 1DA Reform Agenda. Then under the consolidation, number one is the Bayanihan Agri Cluster. Yun po ang isa sa mga sub-strategies natin under consolidation na ipush yung pag-clustering ng ating mga farmers o Farmers Cooperative Association. Para sa ganun ay mas effective, efficient ang paggamit natin ng iba-ibang technology including inputs, machinery, post-harvest, and marketing. Kailangan yan through the Bayanihan Agri-Cluster mas madali na magtulungan between the DA and the local government units and even other related national agencies to food production. Upang mas maitaas pa ang produksyon at makamit ang self-sufficiency ng Cagayan Valley, sinimulan noong 2017 ng DA RFO2 sa pamamagitan ng Research Division at DA Nueva Vizcaya Experiment Station ang off-season onion production sa Alitaw, Nueva Vizcaya. Isa pa pong naitulong sa amin nung off-season, nagbigay din po ang DA RFO Region 2 ng ito, vermiculture production area po namin na ginagamit po yung poproduce po namin dito na vermicast ay ginagamit po namin sa off-season na sibuyas. Ayon sa resulta ng pananaliksik, napatunayan na ang mga isinagawang off-season onion production ay naging matagumpay hindi lang sa Alitaw, kundi sa iba pang bayan tulad ng Bangbang at Pag-abag. Dahil sa nasabing interventions, tumataas ang sufficiency level sa Lambak ng Cagayan. Sa taong 2018, naitala ng rehiyon ang 66.5% sufficiency, 67.5% sa 2019, 69.4% sa 2020, 70% sa 2021 at 81.9% sa 2022. Sa ngayon, ay dumadami na ang mga magsasakang nagkaka-interes sa onion production, hindi lang sa Nueva Vizcaya, kundi ang iba pang bayan sa probinsya ng Lambak. Noong lumapit ang mga taga-DA sa amin, sinabi sa amin na kung pwedeng magtanim kami ng onion dito, so ayun, in-embrace namin yung
program na nilalapit ng DA sa amin, so para may matutunan pa at saka pwedeng iparamihin or i-produce sa amin, so nag-engage ako sa onion production. So nakikita niyo naman dito na maganda naman yung kinalabasan. Masaya po kami, pero mas masaya kami at nakikita namin kayong masaya dahil sa dinudulot ng mga teknolohiya, okay? Innovations na nakikita niyo na ngayon. Ang talagang rason na aasenso ang ani at kita ng magsasaka ay dahil sa paggamit ng teknolohiya. Nung nabuo po kami ay mas dumami pong benepisyo ang aming nahihingi sa Departamento ng Agrikultura. Madami kaming nakukuha sa kanila tulad ng mga buto, ganun, insecticide, fungicide, at saka marami pang technology na itinuturo nila sa amin. Kaya yun po, dumami ang miyembro ng ating asosasyon. Takil nga pagrang ayam iti may panggap iti tutkinya iti DA ta aduti malibre mga may mulmula iti pagrang ayam ni dahil itang kami nga bumunot iti pulos amin nga agatang ti pang pumlami. Sa katunayan, ang DARFO2 ay nagsasagawa ng massive promotion sa pamamagitan ng mga field days sa onion production kasama ang balanced fertilization strategy at pesticide use at crop diversification sa ilalim ng consolidation pillar ng 1DA reform agenda. Ilan lang ang mga ito sa mga hakbang na isinagawa ng DARFO2 upang makamit ang 104% sufficiency sa taong 2024. Sa kasalukuyan, ang sibuyas ay isa sa mga pangunahing itinatanim ng mga magsasaka pagkatapos ng palay sa Nueva Vizcaya. Sa pangunguna ng Fafogga, mais sa Rojas at Malig Isabela at gulay naman sa Santo Niño Cagayan. Nagpapasalamat po ako sa gobyerno natin dahil mayroon po tayong sangay ang Departamento ng Agrikultura na ito ay ang tumutulong sa aming mga mahihirap na magsasaka. Papasalamat po ako sa gobyerno natin at sa Departamento ng Agrikultura. Nagpapasalamat po kami sa Department of Agriculture sa pangunguna ng ating Secretary of Agriculture, Sir William Dar, sa mga proyektong pinagkaloob nila para sa pagprogreso ng ating mga magsasaka. At sana po hindi magsawa ang Department of Agriculture sa pagtulong sa mga magsasaka. Sa pagtutulungan ng bawat isa mula sa mga magsasaka at grupo ng mga magsasaka, lokal na pamahalaan at ng pribado at publikong sektor, hindi malayong makamit ang sapat na produksyon sa buong rehiyon sa lalong madaling panahon. Tunay nga na sa sibuyas, kita'y tataas at kalusugay lalakas. Sa sibuyas, kita'y tataas, kalusugay lalakas. Woo!